Magandang araw at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi. Welcome po dito sa AMV o Avoy Mix Videos. Ngayon po, ang topic po natin ay tungkol sa mga dinosaurs. Ano po ang tungkol sa dinosaurs? Ito po ay tungkol kung nabuhay nga ba sila o naglakad sila dito sa ating mundo na kasama tayong mga tao. O ibig sabihin ay magkasabay bang nabuhay ang mga dinosaurs at mga tao. So dito sa video ng ito, kayo po ay makakapagbigay ng komento o anuman kung alin ang paniniwalaan nyo. Totoo nga bang nabuhay sila, nakasabay ang mga tao o hindi? Kasi may mga nagsasabi na ating daigdig ay millions of years ago na. At may nagsasabi, ito yung mga tinatawag nilang mga young earth believers. Ito yung mga scientists na nagsasabi na ang ating daigdig ay about a 10,000 years or above lang ng konti sa 10,000 ang edad ng ating daigdig. So, ano pang hinihintay natin? Panoorin na natin ang video ito at kayo na po ang magpasya kung kanino at sino ang inyong paniniwalaan. Sige po. Atin pong munang bibigyan daan na talakayin ngayon kung magkasabay nga bang nabuhay ang mga dinosaurs at mga tao. May mga nagsasabi na ang pagitan ng mga dinosaurs sa mga tao ay napakalayo. Mula nang mag-extinct ang mga dinosaurs ay millions of years pa ang lumipas. Tsaka naman dumating tayong mga tao. Ngunit ito ay teorya lamang ng mga sinaunang siyentipiko na nagpasalin-salin na. Ngunit ang ilan naman sa mga siyentipiko ay nagsasabi na ang mga dinosaurs at tao ay magkasabay na nabuhay noong mga panahon noon. At ito po ang tatalakayin natin ngayon. Nabuhay ang mga dinosaur na kasama ang mga tao. At ito raw ay may katibayan. At kung katibayan ng pag-uusapan ay isa na ang mga lumang kasulatan na binabatayan. Sinisiyasat nila ang mga kasulatan kung meron bang naitala o naikwento ang mga tao noon tungkol sa mga dambuhalang hayop na ito, ang dinosaur. At kung lumang kasulatan ng pagbabatayan, isa na rito ang pinakalumang kasulatan na pinaniniwalaan nating mga Kristiyano, ang Biblia. Sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 24 hanggang 31, mababasa nyo na nilikha ng Diyos ang lahat ng hayop sa lupa at ang tao sa ika-anim na araw. Kung lahat ng mga hayop ang tinutukoy dito, mga land animal, ibig sabihin kasama na dito ang mga dinosaurs. At dahil ang mga tao at ang lahat ng mga hayop sa lupa ay nilalang sa ika-anim na araw, ibig lamang sabihin at maliwanag na tinutukoy na sabay nakapamuhay ang mga tao at ang mga dinosaur. Isa pang katibayan mula sa Biblia ay nakasaad naman sa aklat ng Hob, chapter 40, verse 15 hanggang 24. Ngunit sa pagkakataong ito ay isinalarawan ang itsura ng pambihirang
hayop na ito na tinawag na behemoth. At magugulat ka dahil base sa pagsasalarawan ay walang tumugma na kahit isa na nabubuhay na hayop ngayon dito sa lupa. Narito ngayon ang hayop na behemoth na aking ginawang kasama mo. Take note po, ang salitang behemoth po sa iba ay pinalitan ng dambuhala. Kasi same meaning po yun, ang ibig po sabihin ng behemoth ay something huge o malaki o dambuhala. At makikita po natin dyan ang sinabi na aking ginawang kasama mo. So take note po tayo doon sa kasama mo. So itutuloy na po natin, siya'y kumakain ng damo na gaya ng baka. Narito ngayon ang kanyang lakas ay nasa kanyang mga balakang at ang kanyang kalakasan ay nasa kalamnan ng kanyang tiyan. Kanyang iginagalaw ang kanyang buntot na parang isang sedro. Kung ito ay parang isang sedro ay napakalaki po nito at napakatigas. Ang sedro po kasi ay parang troso o yung mga punong malalaki. So, ang mga nabubuhay ng mga hayop ngayon sa panahon ngayon ng mga higante ay yung mga elepante, giraffe o yung hippopotamus. Pero ang mga buntot po nito ay napagkaliliit. Hindi po tutugma. Dapat parang kagaya sa buaya, yung buntot ng buaya na malaki. Hindi rin natin pwedeng sabihin na ang tinutukoy dito ay buaya sapagkat ang kinakain ng behemoth ay damo o mga dayami na kagaya ng baka. So itutuloy po natin ang pagbabasa. Ang mga litid ng kanyang mga hita ay nangagkakasabiran. So ibig sabihin sa lalaki ng mga binti nito ay nagkakadikita na yung kanyang mga binti. Siya ang pinakapangulo sa mga daan ng Diyos. Sa ibang pagkakasalin, ang ibig sabihin daw nito ay pangunahin sa mga nilikha ng Diyos. Ang lumalang sa kanya ang makapaglalapit lamang ng tabak sa kanya. Tunay na ang mga bundok ay naglalabas sa kanya ng pagkain na pinaglalaruan ng lahat ng mga hayop sa parang. Siya'y humihiga sa ilalim ng punong loto sa puwang ng mga tambo at mga lumbak. Nilililiman siya ng mga puno ng loto ng kanilang lilim, nililigid sa palibot sa tabi ng batis. Narito kung bumubugso ang isang ilog, hindi nanginginig. Siya'y tiwasay, bagaman umapaw ang Jordan hanggang sa kanyang bunganga. May kukuha ba sa kanya pag siya'y natatanod o may tutuhog ba ng kanyang ilong sa pamamagitan ng isang silo? Yan po sinasabi dyan na hindi mo siya masisindak kasi nga po, siya na po ang isa sa pinakamalaking nilalang ng Diyos. Ang tanging Diyos lang ang makasisindak sa kanya. At kung babalikan natin yung verse 15, sinabi doon na aking ginawang kasama mo. So take note po tayo doon sa kasama mo. Kung i-interpret po nating maigi, nilalang ang mga dambuhalang hayop na ito kasama or kasabay ng tao. At kung hindi man kasabay na nakapamuhay ang mga dinosaur at tao sa panahon ni Hob, ay sigurado ito ay sa panahon ni Adan at ni Noe. Ngunit isa sa tinitingnan dito kung meron ba talagang dinosaur o behemoth sa panahon ni Hob. Dahil kapansin-pansin ang mga salitang ginamit. Ito ay mga present tense o pangkasalukuyan. Sa wikang Ingles, New International Version, look at the behemoth. Sa King James Version naman, behold now behemoth. Sa Tagalog, ang dating Biblia, narito ngayon ang hayop na behemoth. Sa Magandang Balita Biblia o MBB Tagalog, ang dambuhalang hayop ay tingnan mo. Umiiral nga ba ang behemoth sa panahon ni Hob? O ipinakita lang sa kanya ito sa isang pangitain? Ngayon naman po ay ipipresenta ko sa inyo ang isa pang katibayan na maaaring magbigay ng konklusyon na sabay ngang nabuhay ang mga tao at mga dinosaurs noon.
Familiar ba kayo sa Angkor Wat o Angkor Main Temple na matatagpuan sa Cambodia? Na itatag ito 800 taon na ang nakalilipas, o kaya naman lately 12th century. Alam mo bang nakaukit na ang hugis ng isa sa klase ng dinosaur sa mga pader nito? Eh hindi pa naman natutuklasan ang mga labi ng dinosaur noong mga panahon na yan. Samantalang natuklasan ng kauna-unahang fossils ng dinosaur sa England nito lang 1676, at ito ang Megalosaurus. So papaanong naiukit nila sa kanilang pader ang klase ng dinosaur na ito, ang Stegosaurus? Samantalang ang kauna-unahang fossils ng Stegosaurus ay natuklasan lamang nitong 1876 sa Colorado, USA. Posible kayang nabuhay ang Stegosaurus hanggang sa 12th century o 1200 years after the death of Christ at nakita ng kanilang sariling mga mata, kaya naman nagawa nila itong iukit sa pader ng kanilang templo. Opa, stop po muna natin dito, ano? At medyo may konti lang tayong discussion tungkol dun sa Stegosaurus. Yung tungkol dun sa Stegosaurus na yan, kagaya nung sinabi dun sa videos, nakakapagtaka nga naman na papaano ito na illustrate o na drawing gayong hindi pa naman ito natutuklasan nung mga panahon noon. Kailan lang po ito natuklasan? Samantalang itong temple na to, matagal na ito, itong temple na ito, ano? So, posible kayang nung mga panahon na yon, nung inaayos pa lang itong templo na ito, nakasama na nila ang mga dinosaur na yon. O may mga nabubuhay pang ganong uri ng dinosaur, kaya naman nailagay nila doon sa kanilang mga templo yung itsura. Samantalang yung Stegosaurus, kailan lang ito natuklasan? Nung nahukay ito sa lupa ulit. Kaya na-demonstrate yung itsura nito. Pero nakakapagtaka, meron na ito sa temple na ito na matagal na, di ba? Nauna pa doon sa na-discovering Stegosaurus. So yun ay isang maliwanag na palaisipan, ano? Kaya yun, pwedeng sabihin natin na nabuhay, nakasama ng tao, o talagang hindi. Balik po tayo ulit. At eto pa ang isa na talagang mapapaisip ka talaga. Ang pagkakadiskubre ng soft tissue sa isang 75 million year old dinosaur bones. Ano daw? Yung 75 million years old na dinosaur, kakikitaan mo pa ng soft tissue? Iyon pong makadiskubre ka ng soft tissue sa isang buto ay very common po yan. Ngunit kung sasabihin nilang 75 million years old na yung buto kung saan nadiskubre ang soft tissue, medyo magtaka ka na. Conflict na masyado yan. Ang pagkakadiskubre ng soft tissue ay nangangahulugan lamang na ang dinosaurs ay nabuhay hindi million years ago na ang nakalilipas. Sila ay namuhay kasabay lamang ng mga sinaunang tao noon, partikular kina Adan at Eva at sa mga sumunod na lahi nito na tinatayang nasa 7,000 taon pa lang ang nakalilipas. Ang pagkakadiskubre ng dinosaur footprint na may overlap na human footprint na naging controversial noong 1930s. Ito po ay isa sa pinaka-powerful evidence para patunayan na magkasamang namuhay ang mga tao at ang mga dinosaurs. Ito ay naging controversial sapagkat wawasakin ito ang teorya na nakasanayan na sa loob ng mahabang panahon. Ang teorya ng mga siyentipikong hindi naniniwala sa banal na kasulatan o ang Biblia.
Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, ito ay idineklarang isang hoax lamang at hindi daw totoo. Siyempre nga naman at wala nang problema pa na baguhin ang nakasanayang teorya. Ganoon pa man ay marami pa ring scientist na naniniwalang ito ay totoo at ito ay kasalukuyang nakadisplay sa isang museo. Sinasabi ng mga evolutionist na ang buhaya ay umiiral na noon at kasama nilang namumuhay ang mga dinosaur. At ngayon ay kasama naman ng mga buhaya ang tao na namumuhay sa daigdig natin. So bakit napakahirap sa iba na tanggapin na pwede namang naging magkasama ring nabuhay ang tao at ang dinosaur? Ano ba ang talagang iniingatan dito? Ang reputasyon ba ng mga evolutionist o ang katotohanan? Ano't ano man ang katotohanan tungkol dito ay tanging Diyos lamang ang nakakaalam. So, napakaganda po ng video na napanood natin, ano? At talagang kapupulutan ng aral. Ano, biruin mo, may mga natuklasan na ganyan at mayroon pang nag-fossilize agad sa loob ng maikling panahon. Ano, paano i-explain ng science 'yon? May naalala po ako dun sa isang young earth believer na scientist. Bakit nga ba nakikita yung mga dinosaur doon sa mga lugar kung saan may matataas na lupa, mga matataas na bundok? Kasi ang explanation po niya, noong nagkaroon po ng world flood o yung pagbaha, yung sa pagbaha na yung, ito yung naganap noong panahon ni Noah. Ang ginawa ng mga dinosaurs noon ay nagsiakyatan po siya, sila, doon sa matataas na lugar para makaligtas doon sa baha. Kaya naman, hindi alam ng mga dinosaurs na lalampas pa roon yung baha. Kaya doon po sila inanod nung doon po sila dinatnan ng kanilang kamatayan. At nung humupa yung baha, siyempre, doon sa matataas na bundok po, yun po ang unang makasasalo doon sa mga patay na dinosaur o yung mga namatay dahil doon sa baha. Yun ay eksplanasyon ng isang magaling na scientist. Nakalimutan ko lang po yung kanyang pangalan. Meron naman yung iba, naabutang namatay yung mga nabubuhay sa tubig. Ano? Namatay din po kasi yung mga nabubuhay sa tubig kasi itong bahang ito ay nagbago yung temperatura dahil galing po yung tubig sa bottom of the earth. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa pakikinig at pagbigay ng konting oras dito sa mga video ito. Kahit papano, may kapupulutan kayo ng kaunting aral. Ano? Maraming salamat. Hanggang sa muli po. Abang-abang lang po kayo ng mga video nito. Marami pa po tayo i-upload. Maraming salamat po ulit. Ito po ang AMB Avoy Mix Videos. Maraming salamat.